Morning, morning Inday Piloka. Morning Hilda. Kumusta gising niyo? Ako medyo okay yung tulog ko eh. Morning, Inday Piloka, Kaselda, lamig. Dinataman ako mag-jacket. Igising nyo din pala. Kagising ko lang, nag-ano ako ng tubig, nag-iinit, para magkapit tayo. Morning, Hilda! Ayan, nagkakapit na ako. Oo, kagising ko lang din. Oh, hi! Kaselda, diyan ka na pala. Naupo ka! Magmamaylo ako ngayon. Oo, oh, sinisikmura ako eh. Oh, tapos ano, kumusta nga pala, Hilda, yung lakad mo ka, ano, kahapon sa barbecuehan? Kumusta yung trabaho mo doon? Kasama mo pala si Crystal? Kahapon, nag-ano siya eh. Sabi sa akin nung ano, nung may-ari ng barbecuehan, sabi, kung pwede daw niyang isama si Crystal dun sa, ano ba, dun sa car niya kasi magkukunin sila. Sabi ko, oo ba? Tapos yun, pagdingin ko, nakatuloy na. Oo, nakatuloy na siya. Sabi ko, oo naman bata nito. Kaya proud na proud sa kanya yung may-ari. Oo. Proud ako kay Crystal eh, kasi iba yung pagpapalaki ano eh, mo Crystal Day eh. Iba yung pagpapalaki mo sa kanya. Oh, kahit mag-iisa lang siyang anak, hindi mo siya ini-spoil. Kasi siya rin mahihirapan kapag inano mo siya sa luho. Oh, dapat talaga ma-appreciate niya yung mga bagay-bagay na ano. Anyway, so kumakalamisik mura ako, magkakapi muna tayo ha. Tumuha lang sila si Crystal. Baka $25? Opo, talo pa niya yung mga ano ah, ibang bata na naglalaro-laro lang. Hindi sila maglaro-laro. Talaga ma-appreciate niya talaga yung ano, yung pera saka yung ginagawa. Mungkin na kaya niya. Puro mga drinks. Oh, that's good. Ayos yan. Oo, ganyan tinuturo ko sa kanya lagi. O na kailangan niya ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Gusto ko sa kanya maging independent. Kasi maganda yung ano eh. Puka dito ka, Zelda. Kasi maganda yung pagpapalaki mo sa anak mo. Pintuhan muna tayo. Ganyan tatayo tayo. Yung tayo si Crystal. Ipo naman. O sige, upo na ako. Upo na ako. Sige. Oo naman. Oo, ano, Inday, ano, Piloka, kasi si Crystal kasi yung bata na pwede mo talaga siyang turuan, tsaka siya yung batang sumusunod talaga. Oo. Tsaka hindi ko to sa kanya pinapakita yung tawag doon yung spoiled, yung oo, nabibili ko yung gusto niya. Binibili ko yung gusto niya, kung saan siya masaya. Pero, lagi kong pinapaalala sa kanya na hindi lahat ng bagay na gugustuhin mo, makukuha mo agad. Pag may extra ako, okay, no problem. Pag wala, wala. Ganyan. Ganyan ko siya pinalaki. Oh, sabi ko, huwag kang magmamakto pag hindi kita nabili ng gusto mo. Kasi number one, mami, ano, hard worker. Kailangan ko, ang dami kong ano, ang dami kong mga binabayaran, mga ganyan. Naiintindihan niya yan sa edad niya, na mag-anay pa lang. Naiintindihan niya. Oo, naiintindihan niya yan. Kaya ano, kaya hindi pilo ko yung sinasabi mo na tumutulong siya. Hindi na bago yan sa akin. Kasi dito nga sa bahay, di ba? Naglalaba. Nagwa-washing na ng mga damit. Nag-uugas ng plato. Nagwa-vacuum. Oo! Kaya ano, kaya... Kasi
lagi kong sinasabi sa kanya to be independent. Oh, sabi ko sa kanya maging independent ka na. Oh. Oh, yan na. So, anyway. Alam mo kasi Crystal ba? Maganda 'yung pagpapalaki mo kay Crystal, kaya ano siya? Kaya kung ano nakikita niya sa iyo. Parang ganoon din siya. Kanya maging independent ka na kasi number one, you are only my one child, sabi ko. Lagi ko sinasabi yan sa kanya. Siguro, natural na siguro sa kasabi ko na I want you to be independent. Pero ano, nagkukusa siya. Minsan nga, katulad ka gabi. Parang ang pagod-pagod ako. Tapos sabi ko, I feel hungry. So, yung ginawa niya, nandaan niya ako ng nandaan niya ako ng pagkain. Oh, yung hamburger na nagaling sa barbecuehan. Oh, Hilda. Kaya nagbagay siya na with preparation pa. Oh. Kaya kahit wala lang dito yung asawa ko, natitirin ko siya. Tsaka lagi kong sinasabi sa kanya na tayong dalawa lang nandito. Wag matigas ang ulo mo. Sumunod ka sa gusto kong sabihin sa'yo kasi hindi naman kita tuturuan ng masama. Hindi naman kita tuturuan ng ikakasama mo. Ganun ko lagi sasabihin sa kanya. O kahit sa pagkain, sabihin ko sa kanya doon too much yung spend money for expensive things like yung mga mamahalin na pagkain. Sabi ko yung tama lang yung fries, ganyan. Saka doon attract sa mga expensive things. Oo, yan lagi sinasabi ko sa kanya. Don't attract sa mga expensive things, sabi ko. You attract to sa kumattract ka sa mga mura pero have quality. Oo. Tulad niyan, natutunan niya yung siguro natutunan niya sa daddy niya. Oo, na pag may mga sale sa tindahan, yung brochure, sabi, Daddy, look, I want this one, have sale. Oh, good, kapo naman. Slipper, shoes. Oh, malaki. Oh, maganda kasi kumain eh. Oh, nasa.